Happy morning and welcome to AdventistMed Facebook Live. Pananahon naman para matuto tayo ng panibagong information. Ano ba yan? Okay, at ang pag-uusapan po natin ngayon, rethink your drink. Siyempre, kilala nyo na kung sino ang ating kasama. Walang iba kundi ang Associate Lifestyle Medicine Director dito sa AdventistMed, si Ms. Eden Elisan. Yes, hello po sa lahat. Nakakabulol pala, no, kapag iniisip mo yung... Oo. Sige, bago tayo magpatuloy mga kaibigan, una sa lahat, I'm inviting all of you, please, i-share nyo na po ang ating episode na ito dahil marami na naman tayong matututunan at marami tayong gustong ma-benefit dito sa Rethink Your Drink, di ba, mga tungkol sa inumin. Yes. Oo. Pero bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa patnubay na ibinibigay niyo sa amin araw-araw at sa umagang ito. Nawa Panginoon, samahan niyo kami, panibagong aral ang aming matututunan kung paano namin palulusugin ang inyong pinahiram na katawan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Yan. So basically, yung ating pong pag-aaralan ay pag-iisipan talaga natin. Kaya nga. At iba itong iinumin. Pero lagi naman tayo may choice. Mm-hmm. So yung programa natin ay lagi lang po kayo binibigyan ng information. Yes. Kayo po ang mamimili kung ano po yung inyong mga gagawin. Tama yun. So sa panahon natin ngayon, although natag-ulan, may mga inumin talaga tayo na gusto. Mm-hmm. Pag summer naman, pero hindi tayo mga gustong inumin. Totoo pero yan. Pero yung mga inumin na kusang kahit malamig ang panahon, malinit. Talagang all-time season na iniinom. Yes. No, ito po yung mga gustong-gusto ng ating mga bibig na ating pong iniinom. Mm-hmm. At kumbaga parang minsan, pag hindi tayo nakainom na ito, parang nag-curve tayo. Yes. Yun. So, madalas din po yung ating ibang mga pasyente, pag halang pinagabawalang inumin nito, ay talaga sabi nila, sip lang. Para lang talagang namimiss ko kasi. Mm-hmm. Okay, so malalaman natin, ano ba talaga sigurong meron dito no, kung saan talagang love na love to ng mga tao. Mm-hmm. May benefits ba to? O kaya naman, ito ba talaga makakatulong sa ating kalusugan? Kaya talagang mapapaisip tayo sa ating matututunan ngayon. Kung ito ba ay itutuloy pa natin? Kailangan ba nating araw-arawin? Yes. Ito ba ay pwede nang pamalit sa tubig? O kailangan talaga nating iwasan at pag-isipan bago natin ilagay sa ating katawan? Ayan, excited ako. Kung nakikita niyo po sa screen, no? Sino po sa atin ang meron pong ano gantong ano bibig na talagang nagki-crave sa asin or sugar. Mm-hmm. No, so present. Present. Yan po no. So yan po yung mga tawag dito yung mga tao siguro talagang may ano sila eh may matamis na labi sila. Mm-hmm. Sa mga inumin. Okay. So ngayon po ito po yung mga klase ng drink sodas na kilala po natin. Mm-hmm. Actually nakapunta ako niyan sa ano eh sa Atlanta yung mismo factory. Wow. Ng sodas na yan. Mm-hmm. At ang laki, ang ganda nga naman talaga. Na-enjoy ko yung mga colors yung history. Mm-hmm. Niya. And then ang dami-dami ng flavor. Yes. So talagang actually yung mga commercials nga nila talagang happy na. Mm-hmm. So hopefully yung sa ating mga sa mga discussion ay it's up to us. Mm-hmm. No? So ang isa sa mga pinupunto pag halimbawa pinapainom tayo ng or gusto nating uminom ng sodas. Mm-hmm. Is yung word na sugar. Yes. Kasi, lagi nating maririnig yan no na talagang yung iniinom mo na yan punong-puno yan ng sugar. Yes. Mm. So yun yung isa sa mga consideration kung ano ba talagang iinumin natin? Mm-hmm. Kasi yung sugar po, alam naman natin sa pag-aaral na kung saan hindi siya makakabuti pag sobra talaga. Mm-hmm. Sa ating katawan. At ngayon po, sabi dito, yung Coca-Cola po is the world's largest purchaser of sugar. Sumunod dyan, syempre yung PepsiCo, tsaka yung EDF. Wow. Sila po talaga ang mga big companies na talagang maano sa sugar. No? Mm-hmm. Yung consumption nila sa yes. sugar. And then, alam naman natin sa mga sodas, yung hindi lang siya bastang iinumin natin eh, purong liquid lang siya eh. Mm-hmm. So kaya siya masarap dahil dun sa asukal na meron siya. Mm-hmm. At alam niyo po ba na sa isang baso na yan ay meron 120 to 180 calories of sugar na. My goodness, ulitin nga natin yon sa bawat isang baso? Baso.
meron na nga aabot na 120 to 180 calories. Kung i-convert mo 'yun, Ma'am Eden, sa ano, sa tablespoon, kasi ako syempre hindi ko alam yung conversion calories, no? Mas madali kung may unawaan, gaano kaya 'to kadami kapag kinutsara ko? Pag teaspoon, sa tablespoon, mga 15 'yan. Wow. Ganon. 15 tablespoon. Teaspoon, 15 teaspoon. Yes. So, kung ano yun, mga 7 na tablespoons, yes, ganyan. Wow! So, napakadami talaga. Naalala mo yung pinag-usapan natin, matatamis. Mm-hmm. So, di ba, nagtakal tayo ng mga sukal. So, ganun po. Pag ininom natin, kala natin, simple lang tubig siya or liquid siya. Pero talaga, yung sarap niya, yung tamis niya, eh dahil po sa sukal. At alam niyo po ba na sa isang baso, ito po yung pinakasimple eh. Yung isang baso, lalagyan natin ng ganito karaming mga teaspoon, mga 12 teaspoon, hindi lang pala 15, mga 12 to 15 teaspoon ng sugar. Plus, lalagyan natin ng mga chemicals para siyempre bumula yung ano natin, yung sodas natin. Saka tapos, yung kulay, siyempre hindi naman magiging ganun yun. Iba po, may flavors pa po niya. So, yan talaga ang meron talaga sa ating mga hindi. Okay. Panahon natin ngayon. At alam din natin na yung mga iba-ibang tawag dito, recommendations na inibigay sa atin when it comes to sugar. Pero ang pinaka-safe talaga is for the whole day, 1 teaspoon lang talaga of sugar. My goodness! Alam mo ba na napaka-daming sugar, di ba? Yes. Sa maghapon. Yes. Tapos sasabihin natin na 1 teaspoon? 1 teaspoon lang talaga yung pinaka-the-best. Grabe, posible ba ito? Yan ang ating aalamin mamaya. Yes. Kung paano nga ba natin magagawa itong recommendation na ganito kababang sugar sa maghapon? Tama yun. E malalaman din natin ngayon, ano ba yung mga effect kung bakit tinala sa atin yung 1 teaspoon lang. Kasi pag sumusobra, may mga effect po siya sa atin. Okay. So, bago yan, Ma'am Eden, batiin muna natin yung mga viewers natin na nandito na. Hello, happy morning to Ma'am Belma Reboho, Ma'am Marilyn Makasadya. Ito, top fan to, si Ma'am Perlita Pinky Eugenio Balsita. Hello po, sabi niya, good morning, nice topic and thank you. Si Ma'am Teresita Galapon, God bless your ministry. Salamat po. And Sir Marlon Fernando, Ma'am Lemar Nariakam, and syempre, may unang katanungan. Yes. Tingin ko mamaya masasagot mo rin ito eh. Pero ito ang tanong ni Ma'am Arlene Corpuz. Paano matrain ang tongue or taste buds para ma-adapt ang panibagong healthy taste? Okay. So mamaya wag nating kalimutan yan. At nandito rin syempre si... Stay Safe Alpha, yun yung kanyang pangalan sa Facebook, pero baliktad. And nandito rin si Rosvic Taktakon Regio. Oo, nice topic nga raw pala, sabi ni Ma'am Stay Safe Alpha. Si Ma'am Jovenita Clores Estillore, ayan, good morning din po sa inyo. Sabi niya, nice topic, maraming mahilig sa pag-inom ng soft drinks at maraming mga sakit nararamdaman, lalo diabetes. God bless sa program ninyo. Andito na rin si Tita Lids Bruel and si Ma'am Esther Hardilesa. Sige, sasagutin po natin ang inyong mga katanungan. Keep commenting. Ipaalam nyo rin po kung taga saan kayo kasi natutuwa kami na malaman, meron palang galing sa ganito-ganitong mga lugar. And don't forget to share our episode para marami po ang makaalam tungkol sa ating pinag-uusapan ngayon. Balik tayo. Sige po. So, dun sa screen natin, nakikita natin na 50 grams lang, 25 grams. Sa review, mga nasa 25 grams lang yung parang pinaka-gusto natin. So, actually, yung pinaka-mababa natin is 5 grams lang talaga, which is 1 teaspoon lang talaga. Wow. So, ngayon po, sabi nila, pag tayo umiinom ng sodas, tinatawag natin itong empty calories. Okay. Bakit empty calories? Basically, may calorie siya, pero ang talagang specific na sinasabi doon ay wala siyang vitamina, vitamins, fibers, protein, tsaka yung mga essential nutrients. Mm-hmm. Kaya siya tinawag ng empty calories. Hindi dahil wala siyang calories, kundi empty siya sa mga essential nutrients. Yes. Okay. So, isa pa po dito, ay sabi nga nila, marami po sa ating bansa na nagiging malnourished sila dahil sa pag-inom ng mga sodas. Mm. Bakit? Dahil po, yung sugar kasi, pag marami siya sa katawan natin, ang ginagawa niya, ina-attract po niya yung mga
nutrients. Oh. So, imbis na na-absorb ng katawan, gamitin bilang pampalakas, mm-hmm. metabolism, ang nangyayari po ay hinahadlangan niya yung function. Mm-hmm. So, talagang, ano siya eh, parang vitamins, minerals, ano siya, rubber siya mm-hmm. sa ating katawan. Isa pa po, sabi nga nila, sodas makes you fat. Bakit kaya? Mm-hmm. No? Kasi, ito po ay mataas nga sa calorie. Sabi mm-hmm. po, sorry, ito lang po ay parang mga gawa-gawa lang nila na mga, uh-huh. na mga parang katuwaan lang nila. Pero, actually po, depende rin naman kasi sa consumption ng isang tao. Totoo yan. Kasi yung iba, hindi naman sila talaga lumalaki mm-hmm. kahit naman uminom sila eh. Dahil mm-hmm. may control pa rin sila. Mm-hmm. Yung iba naman talagang walang control, sobrang uminom, parang ginagawa na din nilang tubig, mm-hmm. yung sodas. Tsaka po, ang mahirap pa dyan is yung iba ay talagang pag nag-hiking, may mga kaibigan ako, nag-hiking, mm-hmm. nagsasoul trees. Eventually po, nagkakaroon sila ng problem na sa kidneys. Oh. Okay. So later we'll discuss that kung bakit. So ngayon, sabi ito, pag regular tayo umiinom po ng mga sodas, soft drinks, ito daw po yung chance ng pagtaas o pagtaba natin o ng obese, no? Mm-hmm. 26% para sa half, yung kalahating lata. Nasa okay. 26% na yung chance mo, no? Yung risk. 32.4, pag halimbawa, half to one na yung isang lata niya. Yung in-can, yung pinag-uusapan yeah, natin dito. And then, mga nasa 32.8, pag halimbawa nasa 1 to 2 na cans. And then, 47 na pag 2 cans na kada araw. Kaya, yung iba, nakakaubos talaga isang litro. Oo nga eh. Kasi yung in-can, mm-hmm. how many ounces lang yun? Pero kapag ganito na kalaki, no? Lalo na yung pang-family size, yes. tapos makakailang baso ka, wala kang control dun eh. Yes, may iba tayong mga pasyente rin na mm-hmm. Ang ginagawa nila, yung tag ito, kada kain nila, mm-hmm. umaga, tanghali, gabi, nainom talaga sila. Wow. Yun talagang ano, tas maraming tayong mga gestational diabetes patient mm-hmm. na ito rin yung talagang napapangiti sila pag tinatanong ko ng merienda eh. At tapos lalo na pag tinatanong ko ng ano po yung mga inumin nyo, yun doon na mapapangiti, bukod daw sa milk tea talaga. Aha, uh-huh, aha. So, alam naman po natin yan at laging nire-remind tayo ng mga doctors natin, dietitian, na talagang babawasan natin. Ang mm-hmm. magiging nga kung mamarapatin ay talagang alisin natin, especially yes. pag may mga condition tayo na diabetes. Mm-hmm. Okay. At mas mainam kung ayaw natin po magkaroon nun. Tama. Prevention. So sabi dito sa US Department of Health and Human Services, yung 3,500 calories po, actually, 1 pound talaga ang pwede niyang ibigay sa atin na timbang. Wow. So ngayon, pag nagkukonsume tayo ng mga soft drinks, ang taas talaga ng contribution niya mm-hmm. sa pag pagdagdag ng timbang sa mm-hmm. atin. Pero tatandaan din po natin na may mga iba rin tao na kahit marami sila consumption ng soft drinks, hindi sila lumalaki. No? Mm-hmm. Kasi sa metabolism din, tsaka sa lahi din nila. Mm-hmm. Okay? So kung may lahi po kayo na talagang malakihin tayo, hindi talaga yung mabilis lumiit, mabagal yung metabolism, much better po na we stop o kaya bawasan natin yung intake natin ng mm-hmm. Mga sodas. Alam mo, Ma'am Eden, since usapang soft drinks itong topic natin ngayon, ano, ang gusto ko lang sana ay malaman natin ano ba itong kaibahan pag tinawag na zero o mga ganyan, or light. Zero, okay lang ba na ang iinumin ko na lang ay zero, ganyan? Kasi syempre, kung magta-transition ako, malaking health ba? Or ano ba yung truth behind dito sa mga pangalan na light or zero? Yun, na-curious ako sa ganyan. Yeah. Kasi especially yung may mga tao na, dati naman kasi walang ganyan eh, mga light, mm-hmm. yung mga zero na yan. Yung naging health conscious lang yung mga tao. Mm-hmm. Dahil tumaas na nga po yung prevalence ng mga diabetes, obesity, mm-hmm. hypertension, kidney problem. So, nalaman nila na yung sugar pala, doon sa mga iniinom natin. So, yun yung nagpapalapot ng dugo natin, mm-hmm. nagpapakipot ng mga ugat natin, and then nagpapababa ng immune system natin. Nalala niyo po ba during the COVID, yung kasagsagan ng COVID, yung pandemya, mm-hmm. dahil sinasabi sa atin, bawas-bawasan natin yung kain natin na matatamis kasi yung totoo. Ating pong immune system ay nagko-compromise. Mm-hmm. So, papasin niyo po sa screen natin, eto pag halimbawa umiinom tayo ng mga sodas, sabi nila, pag halimbawa per day, tapos yung one can, yan na yung nakukuha nating sugar. Mm-hmm. Magitang yan na, by the way. Ganyan lang. Tapos, and then, pag one day, umiinom tayo ng more than a can, dumadami hanggang 1 week. So, isipin mo,
1 week, dalawang baso na napuno yung nauubos mo, na asukal ka na. Alam mo, it makes sense talaga, no? Yung tungkol sa pagbabawas ng pag-consume ng sugar. Yes. Kasi kapag ikaw ay malapit ng sipunin or ubuhin, anong una mong gagawin? Talaga, uy, ayoko muna ng matamis ngayon. So, kung tutuusin, alam din talaga natin eh, no? Ang problema, hindi natin napapansin na marami palang nakatagong sugar dun sa mga kinakain at iniinom natin. Nalalaman na lang natin or nandun yung common sense natin pag nagkakasakit na tayo, mm-hmm, malapit na. Mm-hmm. Kaya mas maiinom talaga na laging yung gagawin natin araw-araw, yung mga kakain natin, mm-hmm, inumin natin, ay lagi natin pinag-iisipan. Oo. Kaya nga yung ating title nga, rethink your drink. Yes. Kasi kailangan mong pag-iisipan kung ito ba'y makakabuti sa iyo. Tama. Okay, and then, ang ayaw po natin din mangyari is magkaroon ng uneven blood sugar, mm-hmm, level sa ating katawan. Kasi po, pag lagi po nag-spike yung ating blood sugar sa katawan, basically yung ating pong insulin na pinoproduce ng pancreas, mm-hmm, maglalabas lagi siya ng ano, ng insulin. And then syempre, hindi po maganda dahil pag tumaas din yung insulin natin, ibababa niya agad yung ating blood sugar. Mm-hmm. So pag bumaba agad siya nang wala pa sa oras, magki-crave na naman tayong kumain. Oh. O may gugutumin na naman tayo. Mm-hmm. Kasi nga, ang baba agad ng blood sugar dahil binaba agad ng insulin. Mm-hmm. Kasi nga po, pag talagang mabilis yung pagtaas ng blood sugar natin, dahil po sa mga asukal na yan, mm-hmm, talagang na nahihirapan po yung ating pancreas. Mm-hmm. Especially pag tumatagal ng tumatagal. Laging ganun. Kumbaga, laging namin po sinasabi sa diabetes club, mm-hmm, dito sa hospital, sa ating mga pasyente na may diabetes, para yung natin, pancreas natin, ano eh, sponge. Mm-hmm. No? So, pag pinipiga mo yan, may lumalabas na tubig o kaya na sabon, ganyan. Pero pag habang tumatagal pa noon, pag lagi mo siyang pinipiga, hanggang mawala na, wala na siyang mailabas. Mm-hmm. So yung pancreas natin, pag parati po nating talagang ina-abuse natin, mm-hmm, kakalabas ng insulin, darating ang time po na mawawala na yan ng insulin at baka po mag-inject na tayo ng insulin. Ayun. Okay? So, mas kailangan maganda. Iwasan natin yan, no? Yes. Kaya tayo po kung halimbawa may mga pasyente tayo, grabe na nagugulat ako kasi more than 1 liter yung kaya ubusin sa isang araw na soft drinks talaga. And then, ang pinakabata ko talagang pasyente na dialysis, 13 anos. At na-trace namin talagang hinihilig sa soft drinks, sa sodas, umaga pa lang. And then yung isa ko rin pasyente, 18, talagang, kasi ano eh, nagtitinda sa gulayan, sa umaga. So parang pinaka, ano niya, breakfast niya, taga tinapay tsaka soft drinks. My goodness. And then, okay, Naalala ko yung classmate mo, sabi niya, ang inuulam niya. Ayan nga yung pinag-uusapan natin. Oo, sa kanin talaga, royal truor. Oo, parang sinasabaw niya, sinasabaw, no? Medyo kakaiba, pero... Mm-hmm. So, hopefully, ano, mabago natin yung mga lifestyle na gano'n para po ay makaiwas tayo sa sakit. Uh-huh. Tandaan natin na hindi mo dapat binabate yung health mo during ng ano lang, may naramdaman ka. Mm-hmm. Dapat yung wala pa rin talaga. Yes. Okay. And then, alam po natin na ito nga, delayed digestion din yung ginagawa po pag halimbawa po mataas din yung sugar consumption natin. Mm-hmm. Na kung saan, pag marami nga naman tayo ininom, mataas din yung sugar consumption natin, nade-delay yung digestion. Yes. Sa ating katawan. Kaya yung iba po, matagal kinabukas ang panadudumi. Mm-hmm. Okay, yung iba naman, mabilis na naman dumumi. Pero madalas po ang ginagawa talaga nito sa ating katawan ay pinapabagal po niya yung digestion. Mm-hmm. And then yung iba po, talagang imbis na once a day dapat ang pagdumi mo, at least 3 times yung pinaka-the best eh. Pero tumatagal dahil nga po sa mga high sugar drinks natin. Wow, grabe pala talaga itong impact ng sugar sa ating katawan. Yes. Okay, pwede bang batiin na natin yung iba pa nating viewers ngayon? Sino kaya sa kanila ang mahilig sa ganito? Yun nga eh, hinahanap ko nga dito. Pero alam mo, I'm very happy to see and say hi to Ma'am Cynthia Galang Castro. Hi, hello, ma'am. Kamusta po si Ma'am Chet, no? Yes, kamusta po kayo? Nandito rin si Ma'am Elden at Tesoro Vergara. At ang sabi niya po dito, she shared, no? Hi po, share ko lang. Nang dahil sa gastritis ko, I gave up soft drinks since 2008. Kaya naman po pala i-avoid kung talagang gugustuhin. Yes. Ayan ang sabi niya. Happy midweek, sabi ni Posadas Lint Lianyo. Good morning daw, Ma'am Eden, sabi ni Princess Yaneza. Yes, hello po. Nandito rin si Ma'am Edna Duat.
Happy Wednesday to Ma'am Eden and Ma'am Lady. Keep safe to all Adventist Med staff. Si Criselda Reyes, sabi niya, may replay po ba nito? Hindi ko mapanood dahil duty siya. Yes! You can replay po itong ating mga videos. And marami pa po kayong videos na pwedeng panoorin sa AdventistMed page. Hanapin nyo lang po sa video section natin. Andito rin si Ma'am Gina Andrade. Ayan. Oh, nakakatuwa talaga. Ay, sabi, meron po. Like their page. Nakakatuwa naman. Yes, please like and follow our page. And if you can, go to your community section and invite all your friends. Kasi alam nyo po, libreng informasyon para sa inyong kalusugan. Sana po ay huwag nating palampasin na hindi lamang para sa ating sarili, kundi ma-share po natin sa ibang tao. Good morning also to Ma'am Criselda Reyes, Ma'am Jovenita Clores Estiliore, at ito yung sabi ni Ma'am. Sabi niya, di ba matamis din ang honeybee? May epekto din ba kung laging ginagamit ito? Minsan ginagawa pang palaman sa tinapay with calamansi or lemon juice din. Ano naman po ang naitutulong nito sa ating katawan? O, so tungkol din kasi siya sugar and namukhang honey yung kanyang gamit. So yun po, pwede niyong balikan yung ating discussion doon sa mga matatamis talaga. Ngayon kasi ang talagang tinatalakay natin is yung sugar na dami doon sa sodas. Pero tama po yung tanong nyo na kung saan, sugar din naman talaga siya. Yes. Pero liquid lang talaga siya in form. Mm-hmm. So, actually po sa katawan natin, still ganun din po ang recognition niya. Yes. Kaya po hindi maganda pa rin yung sobra. Kailangan po talaga in everything moderation pa rin talaga. Yes. So, ang honey natin po ay mga maximum of 1 teaspoon lang rin tayo. So, pag magka-honey po tayo, hindi rin tayo magta-table sugar. Mm-hmm. Kasi yun na talaga yung pinaka-form of sugar natin. Yes. Ang gusto ko rin itanong mamaya for the benefit of our viewers is ano ba ang best na sweetener? Yes. No? So mamaya pag-usapan po natin 'yan. Okay. Nandito rin si Ma'am Tonette Onsana Arayata watching from Toronto. Maraming salamat po. And si Ma'am Bing De La Peña Arafiles, I love your chilled taho. Do you deliver? Opo, may bago nga kami. Yes, mamaya po malalaman nyo kung paano po kayo makakapagpa-pick up or makakapagpa-deliver. Okay. Yan. So, balik po tayo. Nakikita nyo po sa ating screen na mas mainam po talagang makabawas tayo ng mga inumin na yan. At saka tatandaan po natin na pag umiitong tayo niyan, hindi lang po yung... hindi lang natin iisipin yung lasa, yung kulay, yes, at yung sarap, no? Yes. Kundi yan po ang makikita niyo, no? At ayaw natin umabot sa punto na sobrang dami na pala tayo na konsumo. Yes. Okay, so ito po yung mga drinks na siguro po kung talagang umiinom tayo niyan, pwede naman nating bawasan. Mm-hmm. Okay, so depende sa laki niya, depende sa klase ng mga drinks, yung kanyang dami ng asukal. Ito po yung facts, no? Mm-hmm. So, hindi naman natin inano yung mga produkto na yan, kundi sinasabi lang natin na may mga ganun silang mga dami ng asukal. No? Yes. Kung saan, maaari sigurong pag ininom nyo yung malaki, hindi maghati-hati kayo, hindi lang yung sasalohin mo. Tama. At saka, halimbawa, kung umiinom kayo niyan, edi bawasan po natin, hindi yung everyday or umaga tanghali. Tama. So, let's just consider po yung dami rin ng sugar nila. Oo, dun sa pinakitang picture ni Ma'am Eden, talagang yung mga puti dyan, yun yung sugar cubes, no? Yes, sugar so, cubes. Wow, medyo madami nga pala talaga ang ating nakukonsume. At hindi natin yan napapansin. Yes, hindi natin napapansin. So, kaya po may mga iba na ginagawa nila, ito yung advocacy nila na ipaalam talaga na kailangan isipin natin, iniinom natin, kasi ito na pala yung dami na meron. Kahit nga yung ano, yung minsan yung mga drinks na tawag dito flavored drinks, like the white na water, tsaka yung iba energy drinks, mataasin po sa sugar niya. Pero basically, itong mga sodas na to, ang tataas talaga. Okay. Na, hindi lang sugar yung pag-aaralan natin dito, kundi yung ano, yung benefit niya ba, yung epekto niya sa ating katawan. So ngayon po, isa pa dito ay nakakasira po yung mataas na asukal doon sa sodas sa ating mga ngipin. Mm-hmm. Okay, so kaya po, ang panukala nga ng Dental Association of the Philippines, talagang zero sugar. Wow. Yun talaga yung goal nila. Kaya nag-convention kami ng February sa mga dietitian
yung mga dietitian nagkaroon ng convention, talagang sinabi nila na you as a dietitian dapat mas maganda na mag-collaborate tayo. Mm-hmm. Na maganda sabihin niyo sa mga pasyente, wala na talaga. Mm-hmm. Pero sa amin po, on our ano, yung stand natin ay talagang tutulungan natin yung mga pasyente. Yes. Na ma-achieve yon, na dahan-dahan na kung saan, hanggang saan po nila kakayanin. Mm-hmm. Okay? So, yan po ay, kung halimbawa hindi na maganda yung ating mga ngipin, mm-hmm. ay talagang medyo bawasan na natin o tigilan na natin yung pag-inom ng mga ganito para po hindi lalo masira yung ating ngipin. Ma'am Eden, ang pag-consume ba ng sugar, maliban sa nakasanayan na no, ng karamihan, ay ito ba ay may factor na nakaka-addict? Oo. Yun yung isa sa mga diniscuss natin dati, yung food addiction. Mm-hmm. Na po sa inyo, yung mga sugary food, mataas yung ano niya yung ginagawa niyang secretion or talagang inaano niya yung ating brain na maglabas ng dopamine. Okay. So talagang alam mo yung parang may ano siya eh, may parang morphine like style sa atin, parang nagugustuhan nating uminom, kumain ng mga matatamis na yan. Yes, kaya gusto nating ulit-ulitin pa, nang ulit-ulitin. At alam mo na yun. Alam na alam ko tong bagay na to kasi isa ako sa mga talagang nagsa-struggle pagdating sa matatamis. Yes, okay. And isa pa po, ito yung sinabi natin na kita may light, may mm-hmm. zero na mga drinks. So, ito po, dahil nga, binawasan na nila yung sugar content yes. doon sa sodas na yon, mm-hmm. sa mga soft drinks na yon. And then, yung zero po, ito po ay ginagamitan na nila ng aspartame, yung mga artificial na sweetener. Mm-hmm. Pero po, sa mga susunod po na panahon, pag-aaralan naman natin yung mga preservatives saka yung mga sweeteners yes. na yan. Kung ito ba ay mabuti, gano'ng karami yung kailang kaya natin, mm-hmm. yung tolerable sa ating katawan, yes. na wala pa siyang side effect talaga. Mm-hmm. Okay? So, ngayon po, inside the sodas, ano daw po yan? Mga 7-12% of sugars mm-hmm. and 94% carbon dioxide. Ito yung mga ano, pang kaya bumubula sa high yung ito yung tinatawag na para may spirit. Yes, may spirit. So, yeah. Preservatives, BHA, iba-iba yung mga preservatives mm-hmm. ng isang sodas. At saka po, phosphoric acid. Okay. So, hindi mawawala po yan sa sodas, yung phosphoric acid. So, ito pong phosphoric acid, pag sobra talaga, nakakalasan siya. Oh. Okay, so, hindi, mahirap siyang i-neutralize mm-hmm. talaga. Ito yung phosphoric acid na pinagbabawal natin, especially po pag halimbawa ang pasyente natin ay dialysis patient. Okay. Kasi talaga po makaka-apekto ito sa kanilang kidneys, tsaka sa kanilang mga buto. Mm-hmm. So, ngayon po, highly acidic po talaga ang soft drinks, ang ating mga sodas, dahil po nasa mga 2.5 pH lang siya. Or even yung iba, mas mababa pa. Mm-hmm. So, kaya yung iba, ginagamit ito pag linis sa mga, yung mga kalawan, mm-hmm. o kaya pag yung kanilang... Sorry to say, pero yes. kahit nga sa restroom, yes. oo, pwede na nakakapanlinis, no? Totoo yun. Naku. Pag halimbawa may mga binigay sa amin, mm-hmm. then, nagagamit talaga natin mm-hmm. doon. Laking pakinabong siya doon, no? Kasi nga po, highly acidic talaga siya. Mm-hmm. At sabi sa mga pag-aaral na iba, mga nasa 32 glasses of water ang pwede mong, kailangan mong inumin para ma-neutralize yung acidity niya sa ating katawan. My goodness. So, kung 32 at glasses. 8 glasses lang ang kaya mo sa isang araw, baka less pa. Yes. Nasa 4 days bago mo ma-neutralize ang pag-inom. Kaya mo talagang... very dangerous siya pag talagang hindi natin makokontrol. Oo. So, kailangan pag-isipan talaga natin kung mm-hmm. inumin ba natin. Kasi minsan sa atin, marami nagsasabi na onti lang naman, tsaka minsan lang naman. Mm-hmm. Tapos, parang nasanay silang sobrang dami. Tapos, tawag dito, nabawasan lang ng isa. Yes. So, parang kala nila, hindi na sila talaga nakainom. Mm-hmm. So, hopefully talagang maging isang pagpapala po itong mga discussion natin. Tama. So, may choice po kayo. Yes. And then, isa pa po, sa pag-aaral din po, yung mga babae daw po, na kung saan frequent drinker sila ng mga sodas, yung mga soft drinks na yan, no matter what their age po, no, talagang yung calcium intake nila, ang baba talaga ng ano, yung nagkakaroon ng mababang mineral density okay. dun sa mga buto-buto nila, especially yung mga babae, kailangan mm-hmm. natin sa panganganak eh. Kailangan enough yung calcium natin kasi nagbubuntis, mm-hmm. tapos po, pag na-stress pa tayo, naglalabas ng calcium dun sa buto natin para ma-neutralize yung acidity mm-hmm. dahil dun sa stress. So ngayon, pag tayo po umiinom ng colas, ng mga sodas, mm-hmm. ng mga soft drinks, nagiging weak po yung ating mga buto-buto. Mm-hmm.
Alam mo, yes. Ma'am Ida, natandaan ko lang bigla na meron tayong lecture with Dr. Teody yes. Flores. Hanapin niyo po yun at balikan. Meron po siyang mga tinatawag na calcium rubbers. Yes. No, yung mga parang nagnanakaw ng calcium sa ating mga buto. Tama. At bigla kong naalala na tama ka. Isa ito, no, yung mga sweets yes. ay kasama. Yes, kasama yan. So, sabi nga po sa mga babae na mm-hmm. Nagbubuntis o hindi pa nagbubuntis, basta po sa mga kababaihan, mas maganda daw po i-cut down nila yung consumption mm-hmm. ng mga sodas para po makaiwas tayo sa osteoporosis. Alam mo, Ma'am Eden, meron ako mga kilalang nagbuntis mm-hmm. na nung nalaman na nila na sila ay buntis na, mm-hmm. no? Kinat na talaga nila ang soft drinks, yes. kinat nila yung coffee, yes. nag-cut sila sa mga sweets, mm-hmm. and then nag-transition sila talaga into a healthy diet. Tama, tama. Pero dito natin ma-realize na sana hindi lang pala pagbuntis, yes, no? Yes, tama. Talagang ma-sustain din. Yes. Oo. Saka kasi naalala ko sa tinalakay ni Dr. Chudy, yung mm-hmm. Nagbi-build ka talaga ng calcium mo, yung storage mo. Yes. Hanggang nasa 30 yata years old. So talagang kailangan nag-exercise ka, nagpapa-araw ka, kumakain ka ng mga leafy vegetables, mm-hmm. nagpapalakas ka para ano eh, nag-store ka talaga, hindi para may magamit pagtanda. Oo nga. So, hopefully, kung nalaman po natin ito, edi bawas-bawasan tayo. Yes. And then, kung kaya po talaga itanggalin natin. Tama. So, ngayon po, ang isa pa sa mga epekto ng sodas ay nakaka-dehydrate siya sa atin. Mm. Yung may ano siya eh, para siya kagaya ng mga caffeinated drinks mm-hmm. na tagito, ano siya, may diuretics properties mm-hmm. na kung saan talagang tagdang pinupwersa yung kidneys natin ilabas yung water sa katawan natin. Okay. So kaya di ba pag uminom po tayo ng mga sodas, maya-maya talagang ano, naiihi na tayo. Oh. Yun, dahil po dun sa caffeine na meron din po sa soft drinks. May caffeine din, yes. ang soft drinks. Yes, caffeine, tsaka yung sugar niya, yun yung talagang contributors para talagang mailabas natin yung mga dapat nasa katawan natin po. Wow. Okay, yung caffeine and sugars niya. Okay? And then, yung high phosphoric acid po na meron dun sa soda, sa soft mm-hmm. drinks po, ay talagang nakaka-create ng kidney stones. Mm. And then, talaga pong pinagbabawal natin to kasi nga, pag ito po yung mataas sa ating dugo, mm-hmm. uremic eh, medyo malasom po yung ating mga dugo, pwede po tayo malasong. Kaya po, pag nagda-dialysis po ang pasyente, ito po yung minomonitor, yung mm-hmm. potassium, phosphoric, mm-hmm. especially phosphoric acid din mm-hmm. sa dugo. Kasi nga po, ayaw natin na tumaas. Mm-hmm. Papasin niyo po yung mga dialysis patient natin, no? Nangangati sila. Mm-hmm. Pag nangangati sila, isa po yung sign na mataas po yung phosphorus sa katawan nila. So talaga po, kahit onti lang na soft sa mga dialysis patient natin, may mga problems sa mm-hmm. kidneys po, no? Talagang pinagbabawal talaga. Yes. Okay, so huwag niyo pong isipin na dahil tayo ay nagda-dialysis naman, ay pwede na tayong kumain ng kahit anong gusto. Oo, kasi total nililinis naman yung dugo ko, pero parang ganun. Pero sagot ko dyan, di ba po yung kidneys natin, normal na everyday, talagang nag-excrete siya ng waste. Mm-hmm. Kumbaga pinoproseso niya yung katawan natin, mm-hmm. malinis. So ngayon, kung ang dialysis mo, twice a week or thrice a week, so may mga days ka, na hindi pala talaga siya na-excrete yes. ng katawan. So, nagbi-build up lang siya sa katawan mo. So, matatamaan yung ibang part ng organs mo. At huwag nang dagdagan. Yes. No? Yung kailangan niyang i-process. Yes. Yes. So, yun po yung ating napakagaling ng Panginoon kasi talagang ginawa niya yung kidneys natin na everyday nag-excrete ng toxins. Amen. So, hopefully hindi tayo umabot po doon sa dialysis. No? Yes. At kung dialysis na po tayo, ingatan pa rin po natin ating mga katawan. Kasi mayroon pa po tayong ibang organs sa katawan natin na kailangan din natin bantayan. Tama. Okay. So, ngayon po, choose what to keep and what to eliminate. Yan mm-hmm. po yung function ng ating kidneys. Kaya po kailangan iinom tayo ng tubig, hindi po yung mga sodas. Para po makit natin yan. At baka naman dumating ang panahon na talaga naghihinga doon na siya bago natin gawa ng action. Tama. So, yan po. And last po ito, no, gusto ko rin po i-share sa inyo. Sana po wag po nating ipainumin yung ating mga mga babies. Alam nyo po, talaga nakakalungkot. Mm-hmm. Ang dami pong nakikita sa Facebook o kaya kahit kaibigan ko na talagang natutuwa sila. Kasi parang kinukuha nila yung reaction Oo. Nung bata. Dahil nga, di ba, parang may spirit na yes. pag ininom talagang magugulat eh. Mm-hmm. Tsaka parang yung iba, ay, ang tibay ng anak ko kasi mm-hmm. talagang kaya na niya mag-soft drinks. Mm-hmm. Tapos,
Actually po, nung last Saturday, may nakita kong bata, 5 years old na. Pero mas maliit pa nun sa pamangkin ko na 10 years old. Mm-hmm. Tapos, ang payat niya, sabi ko, ate, bakit po ang ano? Tinanong ko, syempre. And then, yung timbang niya, yung itsura niya, hindi pang 5 years old. Mm-hmm. Alam ko talaga malnourish. And then, habang kinakausap ko siya, yung pala yung pinapainom niya yung bata na soft drinks. So, talaga malaking factor po yun para maging malnourish din yung bata. Mm-hmm. Dahil nga po, yung sugar dun sa soft drinks, ay talagang a-attract niyo yung mga nutrients na kakainin ng bata, kahit i-vitamins mo yan. Mm-hmm. At saka, possible na kapag pinainom mo nga nitong mga soft drinks, mawawala na siya ng gana dun sa ibang pagkain. Tama. No? Kaya nga, di ba, ayaw natin na papakain natin ng mga tatamis. Yun. At sila po ay hindi pa nakakain ng pagkain. Yun, tama. Kasi mawawala na ng gana. Plus, yun nga po, nagbibuild pa sila ng mga calcium store, mag-store pa sila ng calcium sa buto nila, growing child sila. So, dapat sila po hindi iinom ng mga calcium wrappers. Yes. Na gaya po ng mga sodas. Okay, maraming salamat, Ma'am Eden. Ano? Kasama rin natin ngayon dito si Ma'am Jean C. Moy, si Mark Israel. Hello also to Lou Corpus. Hello to Ma'am Zenda Zerudo Marcada. At thank you daw sa health info. At sabi dito ni Ma'am Penina Mariano Vigafria, good morning, beautiful ladies. Thank you. Thank you for spreading health info, yes, happiness, and hope all around. May your day be filled with hydration. Maraming salamat po. Yes. Likewise po sa inyo. Si Ma'am Wilma Jean Pajares, good morning po, totoo po yan. Yung husband ko, nagka-diabetes dahil sa soft drinks. Kaya since that time, we all stopped drinking soft drinks. Mm. Praise the Lord po. Tama po. Oo. So, mas maganda talagang hindi umabot doon, pero umabot na, meron siyang ginawang pagbabago. Yes. So, hindi pa naman po huli ang lahat. Mm-hmm. Tsaka po, ang alternative natin sa ayun, mga ganito, ay mas mainam po talagang number one, tubig. Mm-hmm. Yan. Tapos po, pag nag-treat po tayo, kain tayo ng mga citrus fruit. Okay. Kasi kagaya po ng mga dalanda, ng mga oranges, kahit nga po yung peras, mm-hmm, malaking bagay yung para yung cravings natin, mm-hmm, o yung malinis po yung mga matataas na panglasa nung mm-hmm taste buds natin, yung tinatanong ni Ma'am Arlene. Yes. Tsaka po, kung gusto natin, yung water natin, lagyan natin ng lemon. Mm. Yan. Tapos po, ang pinaka-sweetener natin nga po ay siguro ma-recommend natin ngayon is yung cocoa sugar. Muscovado, yeah, ba yan? Muscovado. Oh. Muscovado, iba pa yung cocoa sugar. Mm. Kasi mababa yung glycemic index nila. Okay. Yung iba naman po, stevia din. Mm-hmm. Pwede naman pong gamitin yan. Pero huwag lang natin rin sosobrahan. Yes. Tama na yung mga 1 teaspoon rin po. Kahit ito po yung mga good sugars, mm-hmm, still po, ang recommendation pa rin ay 1 teaspoon. Okay. Natin. Ngayon, pag tatandaan po natin, pag nagiging mas maputi na o light na yung ating mga sugar, ay mas matindi na po yung proseso niyan. Oh. Tinatanggal na po yung mga essential nutrients doon. Kasi from cane, ano yan eh? Yung para sugar cane. Oh yeah, sugar cane yan eh. Yung mga tubo. Mm-hmm. Tubo yan. So, dating inangat-ngat namin. Ako din. Okay. Ayun, no? Tapos, ito po, pag habang tumatagal yung proseso, crystallization, so, yung mga nutrients na essential, natatanggal na sa akin. Mm-hmm. Eventually, talagang, more on ano na lang talaga siya eh. Mga talagang sugar na lang talaga. Yes. Na. So, mas mainam po na doon tayo sa mga mas healthy na mm-hmm sugar. Tapos, huwag po tayong sobra sa 1 teaspoon. Ayun. Maraming salamat, Ma'am Eden. Ano? Thank you rin po sa lahat ng nagpadala ng kanilang katanungan at nag-comment sa ating live streaming ngayon. At this point in time, let me share with you ano bang mga services ang meron dito sa Adventist Medical Center Manila at paano po kayo makaka-avail nito. Panoorin niyo po ito. Ito ang mga available services ng AdventistMed para sa ating new normal setup. Ang outpatient services is open to serve you. Pero walang walk-in, please call to set an appointment para sa inyong face-to-face consultation. Kung hindi kayo makararating, you can have your virtual consultation gamit ang aming telemedicine. Ang aming dental services is ready to serve you. Same with our physical therapy and rehabilitation. Once again, no walk-in. Please set an appointment. Here are the services you can have at the comforts of your home. Laboratory services.
Immunization Services, PT and Rehab Home Care. You can even have your medicines delivered at your doorsteps through medicine delivery. Meron din kaming drive-through services for laboratory and immunization. For meals, snacks, and more na siguradong nutritious and delicious, here's our healthy bites. We are open for takeout. For your convenience, you can have it delivered or picked up. Let's go to our sister institution, the Manila Adventist College. Enrollment for first semester is ongoing. For senior high school, we have ABM and STEM strands available. We also have college and Juris Doctor. With our flexible learning, you can surely have a memorable experience wherever you're from. Choose MAC, the college that can equip you for life and prepare you for beyond. And now, back to the studio. Mga services dito sa Adventist Medical Center Manila and Manila Adventist College. Talagang ginawa po namin yan na para sa kabila ng pandemya, wala po kayong mamimiss na serbisyo at maaabot po kayo kahit nasaan. Ngayon po, gusto ko din i-share na meron po tayong programa na tungkol sa depression and anxiety. Sa panahon ngayon, alam natin na tumaas po ang mga nakaka-experience nito. Kaya panoorin niyo po itong story of recovery ng isang programa dito sa AdventistMed na ang tawag po namin DARP, Depression and Anxiety Recovery Program. First off, I went to see a doctor. Pa-check up ako. Full body checkup. Blood, head, stomach, nothing alarming. Puro minor issues lang, like GERD, something like that for the nausea, for feeling nasusuka. Nothing serious, in short. It didn't stop me from having this negative thoughts or anxious feeling na I'm gonna die, I'm sick, and I feel so lonely. And then there's one doctor or a psychic that told me na you might have an anxiety and depression. Yun, nagpa-check up ako sa isang psychiatrist and psychologist, and totoo nga na I do have anxiety and depression. So they gave me pampakalma, antidepressant, and it did work. Nabawasan or nawala yung panic attacks. Also, the feeling of depression, nawala. After a few months, bumalik siya ulit. So, doctor told me to increase the dosage or change the medicine because it's no longer working. Okay, nabawasan ulit, nawala ulit yung symptoms. Pero after a few months, ganun ulit. Babalik na naman yung old symptoms. So, ganun parati yung cycle. Ba't na ako? Napagod na ako. Bakit ako ganito? Ayoko na lang ganito. Sawa na ako. Pagod na ako. So, meron na rin parang morbid thoughts. Thinking of suicide. Thinking of lahat na negative. Yung isang doctor na pinuntahan ko for check-up, allergologist siya. Nabanggit ko rin kasi that I'm having anxiety and depression. Sabi na meron program si Dr. Verona for anxiety and depression. So, yun, kinata ko si Dr. Verona, and then yun nga, nag-enroll ako sa program. First, I was very skeptic kasi para bang natutunan ko, it's about, brain function, it's about lifestyle. I was skeptic that drinking water, enough water, and having sunlight in the morning would help me. Pero I did it, I tried it. So, it's no longer working. I'm tired of feeling depressed, I'm tired of worrying about myself, and I'm tired of having no sleep, kind of desperate to do anything, try out anything na baka mag-work. True enough, after a few weeks, may improvement sa
sa anxiety levels ko. So nabawasan yung major episodes. Tapos yung sleep, nagkaroon din ng konting improvement. At first siguro nagdagdagan ng 1 hour. Tapos hindi na ganun katagal bago makatulog. So, pagkahiga ko siguro in 2 hours makatulog na ako. So I realized na okay, more effective na. So I stick with the program. Tagal na since nagkaroon ako ng major episode. Months na. Siguro more than 3 months na. Tapos wala na rin ako iniinom na gamot. So wala na lahat pills. So I think ito lang naman yung nabago sa lifestyle ko eh. So ito na ngayon. Definitely recommend it to anyone who wants, you know, to have a better life. Not just because they have anxiety and depression. It really does make sense and it's very holistic, very logical. It doesn't just treat one aspect of your life, of your body. It's everything. In the end, you're not just gonna lose your anxiety and depression. It's gonna make you a better person. It's gonna make you, a healthier person. So it doesn't just address, you know, your mental problems. That is right. You can rise above depression and anxiety, and Adventist Medical Center Manila can help you. Kung gusto niyo po mag-register sa program na ito, contact us. Andyan po sa inyong mga screen ang numbers ng Lifestyle Medicine Department. Meron tayong mga pahabol na katanungan bago tayo magtapos. Ito. Ang drinking water daw ba? Excessive drinking ng water ay meron ding detrimental effects. Yun. Actually, po may mga disorder. Mm-hmm. May mga tao talagang sobra-sobra sila. Mm-hmm. Pero uminom ng tubig. Pero very rare lang yung case na yun. Mm-hmm. So, ang maganda lang po ay talagang iniihi lang natin. Okay. Iniinom natin. At mga case lang na few lang naman yung mga talagang mm-hmm. sobra talagang uminom ng tubig. Kasi maring kala natin, sobra lang tayo uminom, pero talagang ginagamit natin yun sa pagpapawis. Mm-hmm. Actually, lungs natin, kailangan din ng water. So, mga ilang percent na napupunta. So, brain natin, kailangan natin ng water. So, hindi talaga natin mame-measure yung sobra talaga unless magpa-check po tayo sa ating mga doktor. Alright. Ito pa. Meron siguro ditong gumagamit ng lemon sa water. Yes. Ma'am Eden, totoo nga ba? Pareho kami ng tanong eh. Totoo bang ito'y nakakapayat? Actually, ito po yung mga claims na kung saan hindi pa po talaga proven. Okay. Pero po, malaki pong bagay yung lemon doon sa tubig dahil ginagawa niya basic yung katawan natin pag uminom tayo ng ganun eh. So, yun po yung isa sa mga napatunayan pala na magiging basic yung katawan natin, tapos yung vitamin C. So, mas magiging maganda siya, refreshing siya sa atin. Pero when it comes to weight loss, hindi talaga siya masasabi pa natin ngayon. At saka, maaari kasi yung iba, maraming umiinom ng ganun, pero hindi nila control naman yung pagkain nila ng mga matatamis, pag-inom nila ng mga soda. So, kaya yung mga sobra nilang pagkain ng mga pagkain. Yes. So, tas wala pang exercise. So, kahit na naman siguro, anong, halimbawa, maka-discover tayo ng pambabaya talaga na ano, na medication or mga napagkain, tapos, hindi ka naman nag-exercise. Ayun. Hindi ka naman kumakain ng sa tama. So, magiging useless lang rin yun. So, mas maganda po pa rin, balanced lifestyle ang yes. natin. Ayun, marami pong salamat. Bago ko ibigay itong Bible verse na iiwan ko po sa inyo, gusto ko lang pong ipaalam na kung meron po sa inyo na gustong magpadala ng tulong at suporta sa ating mga frontliners dito sa Adventist Med, yan man ay para sa vitamins, pagkain, or kung ano mang immune boosters, or for PPE. Ito po ang mga bank details na pwede nyo pong i-consider na padalhan. At kami po ay advance na nagpapasalamat sa mga may mabubuti at malalaking puso na magbibigay po ng tulong sa atin dito. For our Bible verse takeaway today, puntahan po natin ang nakalagay sa 1 Corinthians 10:31. Malamang ito po ay familiar sa iba, ano, sa inyo. Sabi dito, "So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God." So dito ipinapaalala po sa atin na itong katawang ito
ay wonderful niyang ibinigay sa atin, no? When He created us, talagang sana po ay maiingatan natin kung ano man po ang ating, hindi lang pagkain, hindi lang pag-inom, kundi sa kahit ano po nating ginagawa, lagi po nating pag-iisipan, makakabuti ba ito sa akin? Mag-glorify ko ba ang Panginoon? Ano? At itong mga bagay po na ito, kalaban talaga natin ang ating sarili, lalo na kung naging habits na at naging lifestyle na. Kaya, Ma'am Eden, pwede mo bang ipanalangin ang ating mga viewers ngayon? Tayo manalangin. Nakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na muli kaming nakaalam ng mga mensahe patungkol sa kalusugan. Pagpalain niyo pa ang mga viewers, ang mga nakikinig, na nawa pang ano, kanilang mapag-isipan ang kanilang mga kakainin, iinumin at mga gagawin. Nawa lahat ng ito ay magbigay ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Patuloy niyo po silang bigyan ng malakas sa pangatawan at makaiwas po, Panginoon, sa mga karamdaman. Salamat po sa programang ito, maging isang patuloy na pagkapala sa kanila. Sapagkat ang lahat ng ito, aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Ma'am Eden, yes, sa shiner mo. Thank you very much po sa inyong lahat. Huwag po kayong titigil na sumubaybay at tumutok dito sa ating programa mula Lunes hanggang Biyernes, 10 to 11. At yung atin pong teleradyo, DWBL, 1242. Ito din po ay Monday to Friday, 1230 to 1 naman. So hanggang dito na lang muna po tayo. Stay safe, stay healthy kung nasaan man kayo. And don't forget, lifestyle is medicine.